Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng aking subscribers and viewers ng aking YouTube channel, Rolando Ampang. Maraming maraming salamat po. Sa umagang ito ay ipapakita ko po ang part 2 ng aking massage. Now this time, it's all about air pressure removal gamit ang dahon ng saging. So sa air pressure removal, kailangan po natin ng dahon ng saging, kandila at of course posporo, at yung mas maganda po ang gagamitin natin ay virgin coconut oil. So yun po. So papakita ko po sa inyo ang preparation kung paano gagawin ang air pressure removal gamit ang dahon ng saging. So una po ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na preparatory part, which is imamassage po natin ng bahagya ang area na ating gagamitan o lalagyan ng dahon ng saging. So, ang gagamitin po natin dito ay Swedish massage. So, it takes 20 minutes ang ating gagawing preparatory sa paglalagay ng air pressure removal o gamit ang dahon ng saging. So this is how we do it. Para po sa mga nakapanood ng aking naunang video, ito po yung ating ginawa nung nakaraan. Ito yung pinaka-basic Swedish massage. Ang purpose nito ay para maihanda lang yung affected area na ating lalagyan ng dahon ng saging. So as usual po, hindi po ito yung pinaka-proper part ng ating massage. Preparatory lang po ito. Because after we put the banana leaves, we will put the banana leaves within 20 to 30 minutes at the back of the client's body. Then after that, we have to remove it. Then as our final activities later, imamassage din natin ang likod ng ating client na ating nilagyan ng dahon ng saging. So more on preparatory pa lang po tayo. So wala pa tayo sa pinaka main parts ng ating massage. Ang purpose lang nito ay upang yung mga lamig na ating tatanggalin ay medyo nagalaw natin para lalong ma-absorb ng dahon ng saging. And one thing na kaya natin ginagawa itong preparatory using the Swedish massage is to make the back of our clients at ease while doing the air pressure removal using the banana leaves. So let's say we are done with our preparatory. So we are about to put the banana leaves on the back of our clients. As I said, what I did is just a preparation of our next activities, which is the air pressure removal using the banana leaves. Para po sa mga gustong matuto nito, maaari po kayong magsadya sa akin. Pwede niyo akong kontakin sa aking number 0968770601053 or sa 0927181430 para lalo po kayong ma-assist. Nang sa gayon ay magawa natin ng maayos ang ating
gagawing air pressure removal. Mas mainam po itong gagawin sa ngayon, lalong-lalo na po sa pandemic time na to. We can practice or we can do it at home. We can visit our clients, their house, and we can do this in their house. Okay, so we are done with our preparation or preparatory activities for our air pressure removal. So, tatakpan po muna natin. So, while patayin muna natin ang ilaw. So ito na po ang ating gagawin. Gagawin natin mga kapwa kong pasahista na hindi pa nakapagsagawa nito. Kukunin natin ang dahon, lalagyan natin ng oil. Pagkatapos ay idarang natin sa apoy. But si Tuit, nakapag ilapat na natin ito sa likod ng ating client, ay yung katamtaman lamang ang init. Baka naman malapnos ang likod ng ating client, instead na ma-relieve sa kanyang nararamdaman ay lalo pang napasama. So kapain nyo lang po yung dahon kung sa palagay nyo ay tama na siyang tamang init lamang ang meron, saka natin siya ilagay. So we have to do it step by step. So we have to start at the shoulder area. Okay. So para po sa mga gumagawa nito or sa mga gustong gumawa nito, maingat lang po tayo sapagkat unang-una involved po kasi dito ang apoy. At git sa lahat, baka mag-cause siya ng mag-cause ng disgrasya. Yung disgrasya na sinasabi ko, maaagapan po natin yan sa pamagitan po ng pagkapa po natin ng dahon. Kasi one time may ginawa ako nito, hindi ko natantya yung init, umara yung aking client. So at that time na napag-isip-isip ko na, so na before ko ilapat ang dahon sa likod ng client, make it sure na tamang-tama lamang yung init. Ito po yung mga traditional na method na ginagawa ng mga kanununuan natin. This is a air pressure removal with the use of banana leaves is a good substitute of ventosa using the glass. Medyo may katagalan nga lang talaga to, pero mas gusto ko sa apoy na lang para mabilis.
Ang ginamit ko ay kalan para mabilis kasi napakatagal pagkandila. Tapos pag kalan kasi pantay yung pagkakaano ng dahon, pagkakadarang. Okay ka lang? Para po sa mga gustong mag-try nito, pagdating sa pricing po, kung i-compare po natin sa mga spa na nagpra-practice nito, ang pinaka-ano po nila nito is 600 to 700. Depende po yun sa magiging ano natin. Nasa inyo na po yun kung paano nyo i-deal sa client. Pero kung i-base natin sa mga rate ng mga spa, ang rate nito nila ay 600 lang. May iba pa tayong mga ano nito, alternative instead of using the banana leaves. If you are familiar with the what we call tuba, in Bisaya we call it as tuba-tuba. That is good also to use instead of dahon ng saging. So, yan po. Nailapat na po natin ang dahon ng saging. And then,
takpan po natin siya ng towel o medyo mabigat na bagay para maibabad siya within 20 to 30 minutes. So while we are waiting for these activities to be done, gagawin natin ang ibang parts, ang pagmamasas ng lower limbs ng ating clients. Okay? So babalikan po natin afterwards ang ating ginawang air pressure removal gamit ang dahon ng saging. See you later! Okay po, nandito na po ako muli. Sa pagkakataong ito ay tatanggalin na po natin ang dahon ng saging dahil tapos na po ako sa aking massage sa lower limbs pati sa kanyang arms area. So ngayon, sa pagkakataong ito ay tatanggalin na natin ang dahon ng saging. Sa pagtanggal ng dahon ng saging, magsisimula po tayo sa pinakaunang dahon na ating inilagay sa kanyang likod. Ganito po ang pagtanggal nito. So hilain po natin ang dahon ng saging pababa. And see, nakikita ninyo ang dahon ng saging ay butil-butil ng tubig. Kung inyo po napansin, yun po yung lamig na nasa kanyang katawan na nailalabas sa pamamagitan ng dahon ng saging. See? Wow! Daming, to the max. How I wish na mayroon din gagawin ito sa akin. Wow! Sama ba talaga ang pakiramdam mo? Grabe talaga, oh! Butil-butil talaga ng tubig. Fairness, oh. Sumasakot lang yung sana ko, eh. Ha? Yung sa balikat ko. Grabe, oh. Makikita mo to. Makikita mo may sa video. Papakita ko sa'yo. This is the first time, oh. Dumadali. Nararamdaman mo yung tubig. Okay. Grabe. Oh, I wish may gagawa din ito sa akin. Wow, lumadaloy. Wow, see. So we are done. So as you look at this, as you see it, napaka ano po yung tubig. Yan po yung nanggagaling na lamig na nanggaling sa katawan ng ating client. So all we have to do is punasan po natin. And then, dahil tapos na po tayo sa bahaging yan, po-proceed na po tayo sa Swedish massage. Ito na po yung pinaka-proper part ng Swedish massage sa likod ng ating katawan. So kanina po, pinapakita ko po sa inyo ay more on preparatory activities lang po. But this time, I will show you how the proper stroking in the back parts of our clients. Okay, so ang gagawin ko sa client ko ngayon, sa aking model, ay combination ng shiatsu and Swedish massage. So, sa pagsagawa ng shiatsu, we just have to press dito po sa gilid ng spinal column. Yung gamit yung ating dalawang hinlalaki, magkatapat siya po, tapos we have to press it. Then, as we do this, huwag po tayong magmamadali. So yung pag-press po, it would take 5 to 10 seconds. Then, step by step po yan. Hindi po yung basta na lang siya nakalapat. And you can ask also the concept of the client kung sapat na ba yung pressure na yung inilagak sa pagpre-press ng likod ng ating client. So, itong ginagawa ko ay shiatsu to siya. Hanggang sa makarating sa shoulder area. Yan po. So, this is very common para po sa mga dati ng mga masahista at sa mga aspirant na gustong maging masahista at hindi man maging masahista by profession, but
gusto nilang mag-extra, kumita ng extra income, pwede po ninyong gawin ito sa bahay. But we should have to take an extra care when it comes to the administration of the activities that we are going to do with our clients. Unang-una, tiyakin po natin, i-establish po natin yung kalagayan ng client by, kumbaga, sa formal na medication or sa formal set ng hospital or any medical institution, magkaroon muna tayo ng diagnosis. So, i-diagnose natin by asking the client kung meron ba siyang fracture, meron ba siyang mga internal problems, may problema ba sa kanyang puso, at iba pa mga body system. Nang sa gayon, ay maisagawa natin ang nararapat na application ng massage sa ating client. So, sa ngayon lang po nakapagbukas ng kanilang mga gadgets dito sa aking YouTube channel, Rolando Amplang, Ampang. Katatapos lang po natin mag sagawa ng air pressure removal gamit ang dahon ng saging. So, ito po yung finale ng ating air pressure removal. Yun na pong pinaka massage. So, ang ginagamit ko sa ngayon ay Shiatsu. So, after we do this, circular movement po gamit ating hinlalaki, paakyat. With all the pressure. So, kapag ang kapag tayo ay nagmamassage, tingnan niyo po yung aking postura. Make it sure na lahat ng pressure na meron sa inyong katawan ay nararamdaman ng ating clients. So, hindi ka nakatayo, hindi ka nakaupo, kundi ikaw ay parang nakaluhod. Look at my position. Para yung pressure na meron sa inyong katawan ay mararamdaman ng ating client. So, ito yung circular movement ng Shiatsu. So, ang gagawin natin nito, we can do it repeatedly 3 times or occasionally. Okay. That's it. We have to repeat it once again. Then after this, we have to do the side by side. Gamit pa rin ang ating hinlalaki. Kung anong gagawin natin sa kabila, ganun din ang ating gagawin sa opposite side. Okay, so we are done with it. So we have to proceed with the next one. So this is it. So as you notice, may stroke yung movement ng aking kamay para siyang alon sa dagat. So ito po yung tinatawag nating lumi-lumi massage. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-views at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rolando Ampang. Parang ano ito? Hello po, maraming salamat po sa lahat po ng aking subscribers and viewers ng aking YouTube channel, Rolando Ampang. Nagpapasalamat po ako sa inyong nang napakarami sapagkat patuloy ninyo akong tinatangkilik at patuloy ninyong pinapanood ang aking mga videos na ina-upload. At harinawa sa aking mga bagong videos na may temang tungkol tutorial massage or massage demo, nawa ay nakatulong akong maigi o nakapagbigay ako ng iba yung o karagdagang kaalaman sa mga naghahangad na magkaroon ng karunungan o kaalaman sa paggawa ng basic massage na pwedeng pagkakakitaan
sa panahon ng pandemic. Sa muli ay ito po si Rolly Masarista, Teacher Rolly as well, ay humihikayat sa inyo na patuloy na tangkilikin at subaybayan ang aking YouTube channel, Rolando Ampang. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli. By the way, sa susunod po na pagkakataon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ang ear candling or ear coning. So maghanap pa po tayo ng model para po sa gagawing massage demo, particularly sa tinatawag nating ear candling or ear coning. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!